Excited kanina, next rock na naman ni Noah. Talaga bang kailangan ibigay itong mga gantong kalalakas na hero? Hindi ko alam sa kanila. May disruptor nga ulit talaga din. Oh. Pag hindi yung binang yung disruptor dyan, oo, alam mo na yan. Alam mo na yung kasunod dyan. Oo. Hindi, OP din eh. Talaga namang papasok nga naman sa swimming pool, tapos may next rock na naka-full skill, no? Oo, pag ganyan, ano ba? 9 pandas. AA, sige, taya mo na AA. Si AA na. AA na ni Kuya Solo. AA na ni Kuya Solo yan. Tama, di ba? Hindi, kanina kasi parang decent din naman yung bench pool eh. Kung nakita mong nila nag-disruptor, nakita natin yun yung pinaka-counter eh. Pwede rin yun. No, kaya mga SD kaya sila, total open naman eh. Or wag, wala kasi baka lina mid talaga sila, tapos bigla naging ganun lang. Pwede naman siya lina mid yun eh. Napilitan, no? Oo. Kaya kala ko kanina, ganun talaga eh. Piling ko dapat mga nag-MK carry na lang sila, or kung nag-EET, yun pwede. Yun maganda. Eh kaso hindi eh. So yan guys, naka-open na rin yung ating wager dyan para sa first 10 kills dito sa game number 2. Ganun na naman to, tignan mo. Ang ganda ng sinetup ng entity dito, pati yung Pugna, tinanggal nila yung Pugna ni Solo. Pugna Lord yun Pugna eh. Lord sa... Eh kung mga Disruptor Rubik nga naman yung hero mo, kailan tanggalin mo yan? Tama, and kung against the Shrak, okay din naman yan. Oo, sila pa yung nagba ng SD, tapos Disruptor na yan, alam mo na yan, no question asked na yan. Ito pa, binan nila yung... Okay, Rubik na yun. Pwede, Rubik mo na. Ikaw na mag-Rubik agad. Disruptor talaga yan. Wala, alam mo na yan. Okay, Benchpool spirit ka pa rin. Western Europe team eh. Benchpool ka pa rin. Ano, Benchpool, okay. Benchpool, hina ka ba ulit dito? Yung ba yung dating na naman? Parang nireplay mo na sarili mo yan. Benchpool, hina. Ben mo na lang yung Mipo. Tapos mag-lina mid ka na. Lina mid ka na. Mid ka na. Siguro, baka yun na yung solusyon. Baka doon naman kasi talaga sa dulo lang nagkatalo eh. Sakit din eh, namipuhang ka rin naman talaga eh. Parang what time laro ng Blacklist? 2 a.m. pa po. Kung sakaling mahunod yung oras, pero kung mabilis-bilis yung mga laro, mas mamapaaga po yan. Mga 1 a.m. Hindi, ganun talaga. Maganda na talaga yung plano ko. Medyo busy ako bukas eh. After nito, parang napaaga eh. Napaaga to eh. Malam mo, pwede matu-zero eh. Pag natu-zero, makakain ka pa. Kain. Pub game ka mga tatlong set, apat ayun, na set. Ayun, sarap. So may Blacklist na. Okay! Ako kaya, kain. Tapos depende. Kung magne-Netflix live ko kaya and chill kami, nood ako ng Netflix and chill. Pag hindi ako managne-Netflix and chill, dodota ako. Bukas, kigising ako na maaga. 9. Gym. Sabay ayos. Wala lang. Pupuyatin ko na tolo. Kapanoorin ko na lahat yan. Kain, chupantipan, 2 p.m. Okay, naiba yung route, no? Nandito na sila sa Undying. Ayun. Nabago na, guys. Dark pero Undying, lina pa rin. Lina na naman ni Dark Lord to. O baka mid na. Saan na yung mid na nila? Yung mid na yan. Mindan din siguro yan, wala kong yun. Total nagandahin ka na eh. Total nagandahin ka na, no? Parang ang dami mo nang pwede i-follow up mamaya. Like mga TV, Luna, Morphling. Mag-ban ka na lang ng Mipo talaga. Ban mo Mipo. Ban ka lang ano. Oh, Rubik pa din. Rubik Center na yan. Naglinda lang. Snapper yan. Snapper yan, si Katomi. Snapper yan. Para kontra yan dahil. Oh, snapper yan. Oy. Open pa pala yan. Yun ang open. Mag-offline sila. Dragonite. Malay mo, diba, may gumagang cherry pa yan. Di ba madali ng ano yan? Ng dying yan sa lane? Kasi nga, nung nakaraan sabi, kanina nabanggit ko naman to, no? Yung Lesh Rock din ng entity nagiging phosphor din yan. Ayaw nga. Napleplex pa nila. So baka may ganun pang ruta. Hindi Rubik. Okay, edi Rubik phosphor na to. Hindi na, Lesh Rock mid na ulit lang to. Okay lang naman, sa totoo lang, yung DK versus Undying sa lane, hindi naman to, level 1 lang masakit, pero once na magka-double bracer ka, na may level 2 Dragon Blood ka, kaya na ni, ano yan eh, kaya na ni DK sa lane ba? Hindi na rin siya ganun ka-problema. Sino carry daw ng 9 pandas? Si Dark Lord. Hindi namin kilala, basta si Dark Lord. Parang ang sarap tuloy mag-ano ah. May binili akong sardinas lo eh. Wala akong nakita nung 15 pesos eh. 130 na yun yung nabili kong sardinas. Uy, mahal naman yan. Yun nga eh. Kung ba't mag-sardinas ka kung 139? Tinesting ko rin eh. Tumingin ako sa 7-11 ng mali. May nakita ako doon 139. Ba't 139 bibili mo sardinas? Sardinas lang pala gusto mo. O 139 pa. Hindi pa yung 15 pesos na sinasabi. Hindi pa pinakamura. Uy, Visage. Okay. Nilabas dito ang Visage na hindi mo alam?
pwede rin flexible pa siya eh, sa gantong dating ha. Pero piliin ko kay ano na yan, kay Arbel Kayan. Kasi kanina nga, Beastmaster siya eh. Baka sa mga ganong hero siya nagsashine. So mga ano siya, units. Units, Lord. Mm-mm. Kumbaga yung mga nagbibm, nagbibisans, naglalaykan, mga ganon ba? Ayan o, binan nga nila dito yung ano, nagsire. Alam mo na kung ano si Bisage. Offline yan. Offline yan, Bisage. Malakas naman yan. Mipo, di mo pinan yung Mipo dyan. Ewan ko sa'yo ha. Nagatinanggal mo ha. Hindi, mapapabangka ng void pa rin, pucha. O, Mipo yan. Mipo lang yan. Mipo yan. Mm-hmm. Baka mayroong sagot na sila sa Mipo. Di baka kaya daw ni Bisage si Mipo. Sa lane naman, walang problema eh. Parang malakas pa rin si Bisage kung Mipo ka lang eh. Mag level 4 na naman yun. Tapos na kami. Hindi, boy ka pa din. Salmon na sardinas daw ba yan? Hindi ko lang kung ano yung pangalan eh. 139. Parang kulay. Nagulat nga rin. 139 eh. 139 sa mall eh. Mamaya, pipicturan ko kung anong sardinas yun. Mm-hmm. Kaya hindi naman pala pag nagsardinas ka eh, ano ka na. Talo ka na, ganun. Hindi kasi sabi nung nanay ko, masarap daw yung sardinas na yun, tapos magsisinangag ka. Ngayon. Parang baka nga masarap din. Minsan masarap din magsardinas. Tama. Pero yung 15 pesos na sardinas, sinahanap ko pa rin yun. Wala akong nakita. Yun lang. Trinay ko. Dapat yung delato dun sa likod mas mura. Yun nga eh, wala eh. Wala doon tol eh. Wala akong nakita ng 15 pesos. Kaya nga, di ka pumunta sa likod ng 7-11 kasi. Wala ka eh. Baka sa ibang likod ka pumunta. Wala nga eh. 10 seconds! So, ano pa ibaba nyo dito? Baka pinag-iisipan na alo. Medyo tinatagalan nila eh. Baka kailangan tanggalin na ba si Mipo? Tanggalin mo na yan. Madala ka na. Diyos ko. Yung boy din kasi pantanggalan. Parang pag nagka-paceless boy, tapos na. Ayaw din ibisage ka lang yun eh. Ayaw ba nun? Oo. Kasi tatahin mo ka lang yung ano mo. Pati sa lane ka mo, nadidelation ka, mamamatay ka. Pagkabdura mo ng dalawang skill mo eh. Oo nga eh. Wala. No choice ka yata dyan eh. Pipili ka na lang, Mipo. Ano? Pag Mipo yan, ano na makikiri mo na naman na kaya yung Mipo? Sven. Wala na Sven. Tinanggal na naman. Tinanggal na naman yung mga parang pang-antay Mipo eh. Boy talaga. Hindi ganun talaga pag Visage. Kahit... Kasi yeah. Kasi may tiwala ako mag ano 2-0 nga to. Kaya nga sabi ko sa 2-0 to. May tiwala ako mag Visage dati kay Tino. Ngayon tinatanong ko siya kung ano yung kailangan kong tanggalin kung i-hype ko to. Yan lang sabi niya, basta tanggal mo si Naga pati si Boyd, okay na ako. Yan lang. Pala eh. Kumbaga lahat ng hero okay lang sa kanya. Ewan ko kung dahil may mga Mipo na sa meta ngayon, no. Hindi naman ganoon dati. Oh, yan at Nine Pandas, ano lalabas yun diyan? Wala, flexible na naman yung kalaban. Baka mami, biglang maging DK carry. Ano nga kasi nyo, Nine Pandas? Kulit nyo! Kulit nyo, Lodge! Bugbog na nga kanina yan. Ulitin nyo pa. O baka naman babaguhin yung build. Mag-blade mill BKB na. Ayan nyo. Nag-earn kanina. Tapos na yan. Game, ipo mo na yan. Ganun din yan, o. Hindi, parang yun yung kailangan, alo eh. Kung ito na yung setup talaga eh. Lina, andahin ka sa carry lane. Tapos Visage Tiny ka sa top. Parang kulang ka nga naman ng initiator. Kulit nyo, Nine Pandas! Sarap nyo! Mipo pa rin! Nasubukan na yan eh. Ayaw ba ni Visage? Ayaw ba nila kay Visage? Parang binago mo lang dyan yung center, oh. Center Dragon na ito. Nasarap dyan, mag-MK sila. Pag nag-MK kung nag-center pa nga sila ulit dito, ganda sana eh. Oo nga eh, nagulat ka ako, nag-DK eh. Nag-DK kasi eh, no? Adi, center ka pa rin. Oh. DK care ka? Oo. Oh. Nashlock DK naman yun eh, parang decent core naman yun eh. Kung Lina naman yung ka-counter nyo, parang pwede. Valuable naman si Centaur. Pwede, baka yun talaga eh, pandurog doon sa Lina eh, no? Centaur ano? De, parehas eh, kasi parehas nga eh. Like, yung DK, pa-counter din naman siya sa Lina. Okay lang nakakapitan mo rin DK, siya. DK Rubik, alam mo yan, the negative armor, the negative damage yan eh. Basta ma-breath. Mipo pa rin, siya. Mipo. Okay, Mipo mo na. Labas mo na, Mipo. Ang iniisip ko kung decent ba mag-ano, kung decent ba mag-slark. Kasi kadalasan nakikita ko, lagi rin nilalaro ni Watson lately yun eh. Pero TA, okay. Mm. Okay dito, against Visage ha, sa totoo lang. Oo, hanggat high pa, armor na ano, di ba? High armor si Visage eh. Kumbaga pagka na-spill-spillan mo lang yan, no? Mm-mm. Yung side blades. Okay. Mas na ano ko lang yung Mipo na subok na. Nakita naman natin. Hindi, baka dahil nga iba na yung offlane din nila. Kanina kasi may center pa. Center Mipo nga naman. Or baka kasi ano, no? Against, tawag dito, si Beastmaster. Maganda nga naman talaga yung Mipo. Ge, entity yan. Ge, entity. Entity yan. Basic na yan. 2-0, guys. Maganda tayo natin doon. Ito ko, nataya mo na 2-0 yun. 1-6 yata, Dol. 1-6 ba yung nataya ni Idol doon?
Tapos nakataya pa tayo dito ng over. Nakataya pa tayo over dito? Nakataya tayo over dito, alam ko. Patay, over. Patay. Hindi, maganda yan. Maganda yung over. TA to eh. Hindi, yeah, tsaka ngayon naman, medyo nag-iba din yung gustong gawin ng ano eh. Ah. Iba rin yung gustong gawin ba ng Nine Pandas. Dahil tama. Nakita natin si Bisan, si bihirang-bihira nang lumalabas tong hero na to, alo ah. Daka dun to sa ano, Orchid plus Aghanim Scepter. Yan. Pero again, Transcend guys, lalo sa mga tropa nating OFW dyan, or gusto nyo mag-travel abroad, meron tayo dyan tropa from Transcend Explore Travel Budget and Travel Tours. Deals yan. With us today. Follow nyo na guys yung kanilang mga pages. Yan. Yon. Facebook, Instagram. Game na kagad kayo. TikTok. Meron sila dyan. Mm-hmm. And also, refresh nyo muna. With the Armory, check out the Armory Refresh Hammer Collection para sama-sama tayong ma-refresh sa mainit na panahon. Yeah. Check out na with the Armory Shopee or message the Armory's Facebook page to order. Ganun din, proven and tested niyan. Ako bukas makikita mo ako na ganyan ako sa may ano, Nostra. Uy, nag-one man yung Heroic sa Katandra. Thank you sa pagpalit ng schedule. Kaya kayo nagkakamali. Akala nyo, pag nag-start na kagad yan, tapos na, di nyo alam. Uy, namuntikan pa ako ito. Mag-2-0 eh. Ano ah, Tandra. Paano nangyari yun? Gagi. K1, ano? Naka 9 pandas pala yung plus 1 ko dito. 9 pandas plus 1 ka dyan? Sagaw. Sigaw ka talaga dyan. Tamang wipo kasi si Pure. Kinaya si Iwason. Ano ka ginaya? Uy, mayroong life stealer si K1 Hector. May iti pa ka mo, yun o. May iti o. May iti eh, o. Dabay lama, iti. Sabok talaga yan. Sabok yan. Nangyari din kasi naman talaga yun. Yan, guys. Again, shoutout po sa lahat na nanonood sa atin dyan. O, nagiging ano dito? Player perspective. Unayon muna sa taas. Yung sa taas muna. Lagay mo muna ng ano yan. Lagay mo lang pre-camera muna. Pre-camera mo muna. Yan, tapos balik mo na doon. O, saka mo yun. Yan, o. Hindi, sa taas. Yan, yan o. Kita mo na, kay Noah lang yan eh. Si Noah lang makikita natin dyan. Pre-camera muna. Okay. Testing mo, directed. Okay. Sa ano ka muna? Yan. Okay na. Yan. Dali. Gumalaw na ang gumalaw camera. Gumalaw na, di ba? Oop! Iglims back. Naku, first ba data to? Patay, Fishman. Sino ba gumagalaw niyan, ikaw? Makukuha ni Alberca. Siya? Yung English daw, gumagalaw na ito, guys. And first blood niya, makakuha dito ng 9 pandas. And that first blood, syempre, brought us by 1x bet. Mas pinalaki, mas pinataba. 7-8 na po ang ating welcome bonus para sa mga new account on 1x bet. Register na using our promo code Kuya Nick. And message lang kayo sa ating Kuya Nick page kung may mga katanungan kayo dyan. Let's go sa 1x bet. Yan. Pero at least, ha, medyo nagbago na yung design ba nung laro natin ngayon. Dahil kanina... Hindi, kanina first blood sila, di ba? Sila yung ba lumamang nung... Oo, si Fishman namatay agad. Oo nga, no. Yun yung nabulila si Plano. Pero after nun, parang dalawang sunod namatay si Fishman. After nun, wala na. Taboset na rin si Tiny. Taboset na, tama. Hindi, baka naman. Baka naman ito. I-re-return naman daw ni Kuyo Taka yung ES. I-re-redeem. I-re-redeem ba yung ES? Nakatrustukan daw si Dabay Lama sa kasi Topson kanina. Eh, trustoker yung si Dabay Lama. Oo, talaga Dabay Lama maganda, maganda yun. Ewan ko lang. Napost sa Kuya Nick. Sana napost po sa Kuya Nick, ha? Ewan ko. Puro kasi ano yata, eh. Yung sa WXC points, guys, marereset daw ito mamaya. Tatapusin na yung mismong buong araw ng mga games yan. Tama. Doon natin nire-reset daw. Pagkatapos po yung dalawang buong araw ngayon na broadcast natin, tapos na rin yung WXC points, ha? Sa April, mag-iipon na ulit kayo bago. I-reset natin yan after na after. Kaya, ano, good luck po sa mga magiging top 5 dyan. Kung kasi nyo, all-in nyo na kagad. Makakahabol pa kayo dyan, basta i-all-in all-in nyo lang. Pero bago to, ha? Si TA, naka-Sideblades, level 1. Nga, no? Hindi ito yung classic na nakikita natin, naka-meld agad, no? Strike, no? Bobo yung cameraman natin. Kayo na mag-camera. Jack, galingan mo na. Hindi pa kaya. Akala mag-camera dyan. Jack, galingan mo na. Tutukan mo na lang. Naumay na ako din eh. Yan. Okay. Galingan nyo na dyan, cameraman nyo. Yan. Sabi kita, may nagaganap.
Pero mukhang pre-farm lang din naman sila. Sino ba nagkakalamangan dito? Pero lamang na naman si Nohan dyan. Nakita na nga natin kaninang game plan. Pero this time, naglagay siya ng stun. Baka sinisindak-sindak na ngayon yung inisap-stop. Baka. Oo. Kasi kanina, hindi siya naglagay stun eh. Di ba? Max yung diabolic siya kayong ano. Nag-miss pa talaga namang minalas pa siya doon before kumukuha ng move. Shame drop na naman daw yung 9 pandas, kaya nga eh. Pero baka naman ito na yung susi. Kaso, TP out lang. TP out lang. Eh wala, doon talaga nag-start na Loy. Nag-LSA siya eh. Tama. Alam mo, pagka-drop talaga ng ano niyan. Tombstone, pwede mo nang takbuhan, no? Tipihal mo na kagad. Ang sama niyan, dahil matutulak talaga tong creep wave nila, papabor pa to kay DK. Ayan yung mga ayaw na positioning ni Undying. Alo, kapag kalain mo siya eh. Mm-hmm. Kung baga pag malapit ka na sa tower, hindi ka na makapangharas-haras eh. Di ko nga rin sure, guys. Kung, oy, pero ito na naman yung mga glimpse back na ganito. Di ko nga rin sure ngayon, Kimono. Kung ano yung nakikita nila doon sa Kerry Lina. Kung bakit ito yung trip nilang gawin. Malakas naman yan. Wala namang binago dyan sa totoo lang eh. Ang problema lang dyan para bang... Like nga kasi yung meta ng mga offlane, counter kasi sa kanya eh. O yun niya eh. Like may mga DK, may mga Centaur naman talaga. Diba? May Mars, may Mars pa. Ay, mga ayaw nili na kalaban yun eh. Eh, yun nga, hindi baka ko kasi talaga Dark Lord is Lina Lord. Baka naman, baka naman, no? Eh, yun nga ang tanong. Saan route yan? Kanina? Ito lang yung hindi ko makita kasi ng angle. Ba't kasi laging may gantumi? Akala ko nga talaga yung, alam mo yun, yung... Minipo lang. Yung pang-counter ba kay Leshrac? Baka, ayun eh, iniisip ko yun yung concept nila eh. Pero kung counter sa Leshrac, pwede yan kung blade mail bezel ka. Yun yung unahin mo yung base. Hindi yung blade mail BKB ka na agad. Para talagang tinatayuan mo lang yun. Oo, pwede yun. Ang binago naman kasi dyan kay Urge Spirit, pinataas ka ng konti yung damage nung gulong, di ba? Naging 60 damage na, dati 30 lang. Kumbaga may additional damage nga naman talaga yung second skill niya. Mm-hmm. And Eki, delikado. Tignan natin, Melt Strike. Inaabangan natin kung tatama ba. And si Fishman pa nga yata yung mamamatay dito, ha? Oh, easy lang daw. Hindi pa. At lumalaban pa si Eki dito. Mukhang nasusundot niya na. Oh, pero merong refract, guys. Chill lang. Pinabalik. Pinabilik. And... Teka, lalaban niya. Parang si Fishman, delikado, ha? Kahit nga si Watson, eh. Pwede may avalanche ito si Tiny Alu, ha? Mm-hmm. Wala pa melt pa pala itong si Watson, pero gusto na lumaban doon. Yung kakaiba rin trip yung gawin, gustong gawin dito ng ano, ha? Baka na ipagpulaan sila dahil nasa kanya lahat ng consumables pa. Oh, pwede. Meron kang Lotus, meron kang Perifier, may stick ka pa eh. Oh. Tama. Eh, meron ka rin nga, ano nga rito. Perifier pa. Sakit-sakit din yung patagos, ha? Parang eventually, lumalamang naman sila sa nangyayari. Oh, pero nako, yun na nga, nabigyan na rito si Fishman. Ready pala si Eki doon. Ay, nag-live chill! Ayun lang, maganda talaga. Yung kanyang tusok doon. T.A. Lords. Top 1 for a reason. Sideblade sa kanyang T.A. Or baka malas ka lang kasi talaga naman dumating yung Cruz Boy ka ni. Pwede kang gumano na yun. So may pababa eh, no? Hindi, kaya nga eh. Unfortunate na parang alam mo yun, dumaan lang yung Cruz para masaybidang ka. Sumakto pa. Malas na malas. Dagaleng-galeng. Hindi sulit yun kung walang trade. Pero naging sulit pa at napatay pa nga bigla dito si Alberca. Eh, ganda niya. Nareset si Fishman. Nareset si Fishman eh. And bigla nanalo na naman yung lane dito niyang ano. Entity siya may baba. And then, damay pa itong mid ba. Damay gitna. Muntikan na lang din. Itong si Niki Yotaka. Mabilis lang din yung reaction time ni Niki Yotaka doon dahil naisipan niya pa si Lexrak eh. Tama. Oy, pero si Eki eh, naka-deward naman siya dyan. Pero 6 minutes room. Siya ba yung kapalit dyan? Eki, napabalik! Ako po, ayun na naman yung glimpse back. Magsiset up na naman yata ng another kill. Pero mukhang makakatakas ito si Eki. Gusto na lang din kasi i-secure dito ni Leshrac yung rune. Eh, nasa may taas. Secured yung regeneration rune pa. Yan yung pinakabuisi talagang early rune na makukuha mo sa 6 minutes eh, no? Mm-hmm. Ba't kasi binago ito yun? Ang daya din. Tara, times 5 heroic sa live kanina. Nakapagkapi na baka. Ay, naku, ito na lang. Thank you, boss! Thank you, okay boss. Na, nakapagkapi na kami. Baka masabihan na naman kami dito ng anis. Pero pwede mo message si Jazosas. Pero message mo na si Jazosas kung gusto mo talaga. Kami naman, gusto naman namin. Okay lang kami. Ay, pero kinikiling me softly. Ito kaya sinasabi ko si Kiyotaka ganyan dyan. Triple kill ba to? Oh, unlimited ba to yan eh. Unlimited source from Russia. Ayun na. Tinamahan pa ulit ah. And no one. Taka na yun! Tata, 2, 3, 4, ay! May peri pa. Ano lang bumuhay sa kanya. And namatay si Kiyotaka kay Watson! Baka nadali ng... na melt strike yan. Or na-trap! Na-trap ata! Pindot niya ako kung saan namatay yan. Mapindot niya ako kung saan niya namatay. Earth Spirit. Click mo si Earth.
Ayun nga. Hindi, naglalakad eh. Namatay doon. Baka na-trap nga. Baka napatapos. Na-trap. Na-cooldown yung trap eh. Medyo nalitating nakita eh. Pero at least ha, dikit na ngayong game number 2. Kanina talagang one-sided eh. Yung gantong time, dinudurog na eh. Maganda naman niya yung lane dito ng Lina. Lamang na lamang siya doon sa DK. Baka malakas naman talaga mag-Lina carry to. Dark Lord nga eh. Ay, pero si Nova, delikado, bigla nag-iba yung tempo rito ngayon ni Kiyotaka. Kaso bigla akala po mas gusuwis. Ay! Ay! Hindi, dumating si Solo Ron! Solo with the help! Eh, Nova, tumumba na naman siya. Pangalawang beses na yan. Teka, ang sarap nun kasi nagka-earn pa si Kiyotaka doon. Oh, sa may baba, tutulungan nila dito ngayon. Etong si Visage at makakapatay pa si Solo dyan, pero dami Watson dyan. Mukhang papatay niya rito si Solo. 2 seconds pa yung kanya med strike, papunta na si Kiyotaka, pero ligtas na rin si Solo, hindi na pupunta si Kiyotaka. Okay na rin yun. Then, natakot na rin si Watson, parang nakita niya dun sa may trap niya sa may gilid tong ES eh, no? Kaya parang hindi na niya kinumit eh. Mahirap na rin talaga yan, easy na lang now muna. Ganda ng words na to. Hindi rin naman nata talaga worth it. Parang si Andahing yun, maging risky pa. Nakita mo yung words na yun. Parang hirap na yung ano niya, no? Hindi na di-deward yan. Mahirap yung di-deward yan. Maganda yan, parang kung ganito ka, lalo na kung ganito hero mo. No, may mga trap-trap ka na doon sa mga... Sa may gilid eh. Doon ka na lang mag-ano nga, words. Kumbaga, sa mga hagdanan, no? Sa mga pathway. So, hindi mo na kailangan ng words doon, no? Okay nga rin yan. Hindi nga ma-deward yun. Hindi, kilala mo naman din to. Iba talaga entity sa warding. Totoo. Batak talaga yan sila Fishman, pati si Ruby. Sana makaisa man lang itong 9 pandas. Ganon din yung si Kimoy. Naka plus 1 yan eh. Pero kami, naka 2-0 kasi kami, boss. Okay. Dito ngayon, 2-0 yung... Hindi, yun nga yung sinabi ko sa'yo. Yun na lang yung natitira kong parlay. Pinashwanan ko nga lahat ng mga... Dehado. Oo. Ayos pa lang. Trip. Eh, lahat na. Pumasok ha. Pasok na yung tatlo ha. Oo. Okay. Ito na lang ha. Paano nga ako? Pacheck nga ako ng network natin direct. Kawai? Why? Yeah. Eh, nang muna rito, ito si Watson, kumuha na rin kasi siya dito ng stock, pero yung top lane, binabasag na pala rito, guys. Naku, nagbabahal ang level ni Fishman ngayon, alo, kanina level 6 na to eh. Siya rito, mga sir, and talagang binibigyan sila ng 9 pandas, parang sinabi na 9 pandas, nagkamali lang kami nung early game namin. Pero ito na, nanggagala ET na ngayon, ng 9 pandas dito. Okay na yung opening nila, yun kumbaga, kahit pa paano si TA, kita mo, umalis na siya sa baba, since nag-level 6 na rin si Visage. Baka nga, kasi yung mga go nila kanina, puro na i-stampit lang. Puro out of nowhere. Diba? Mabuhay bigla. Eh ngayon, ito Nowan, delikado. Mamamatay nga siya dito sa mga ipon, and delikado rin yata si DM. Tingnan natin. Katomi, pinapatay na rin. Katomi! Siya ay mamamatay. Double kill para dito kay Eki. Baka ito yung gusto talagang gawin ng 9 pandas ano na dabay-dabay ba? Same lineup, different result. Kakaiba rin talaga nangyayari ngayon. Hindi, baka dahil din sa changes ba yung mga heroes. Like, kanina may bench pull, ngayon naging Undying. Kanina, BM, ngayon naging Visage. Kumbaga mas lumakas eh. Mga ano talaga. Sa lane siguro yung naging iba, ano? Kasi na-secure nung Undying yung lane nung Lina. Kanina, hindi eh. 1v1 yung center Lina, dinudurog na center eh. Pinapay talaga eh. Dito, DK naman yung katapat lang din. Hindi ko nga rin kasi talaga sure, bakit sila nag-DK dyan? Hindi, parang ang decent naman siyang pang-counter kay Lina sa totoo lang. Hindi, kumana na yung center eh. Doon, nasa ka center. Parang naiiliba mo pa yung tuloy yung resulta, no? Oo. Naku, kung ano yung subok na, na lang din, di ba? Napakayaman nung Lina nga ngayon, Parang feeling ko kung mas maaga yung item ni Dark Lord ngayon, mag-iiba yung kwento. Eh, tsaka yung mga dalawang support ngayon dito, mas mayaman sa side ng 9 pandas. Ang baba ng level nila eh. Oo. Unlike nga kanina nakita natin, 8 minutes level 6 yung dalawang support ng entity. Eh ngayon, iba na ang kwento. Pati si Kiyotaka, ito na nga, maaga-aga yung vessel niya. Level 5 pa lang. Kung si Fishman ka, Disruptor, paghihirapan ka talaga. Nakaya na rin siya. Mga alaga, Jaan, Earth Spirit, nandito na rin. Eh, nice pa tayo nga siya rito. Magugulungan ba? Hindi, mabuhay pa naman siya dyan. At least nakapag-TP out pa. Hindi pa napahamak. Hindi, okay pa rin to sa entity. Alo, kung mag, as long as nakaka-farm naman ata yung Leshrac and TA nila, eh, good spot na para sa kanila. May farm pa rin naman. Okay. Si Watson dito, guys. Iniba naman na nila eh. Talagang medyo... Bigay muna itong mga support since wala talagang level eh. Kanina nakita natin kung ba't yung entity nang run down, mataas level nila eh. Oo. Ngayon kung low level ka, huwag mo na ipilit. Aso, ang problema lang dito kay Mo, parang kung TA versus Lina, alam mo yan eh. Sagot ni Lina yan eh. Di kaya ni TA. Lamang sa range advantage, no? Tiwala ka kay DK. Diyan ka dito na papasok siguro, magtiwala ka na kay DK. DK na hindi mayaman, yun ang problema.
Yun nga lang. Payatot na ano to, dragon. Tapos ganito pa yung kalaban mo, ano, yung may mga dahing-dahing pa. Oo, saka yung mga alaga ni Visage, medyo bullshit na rin mamaya yan sa mga support. Yan, eh. Diba? Ito yung solusyon. Dagger pa nga si DMV. Hindi, naalala ko, naging solusyon din to eh. Dati, alo, ah, nung nauso nga itong mga Rubik Disruptor na Greedy Pig, wina Wonder Pets talaga to. Oh, Wonder Pets talaga. Nakadomi, Laika, Laika. Visage. Mm-hmm. Diyan na umpisa yan eh. Diyan nag-start eh. Mga ano ka, Laikan lalo. Paborito niya. Paborito yan, mga Disruptor AA. Nakakatakot tata yung route ko yung ni Lina dahil kanina medyo mahirap yan. Uy, napama-LBKB yan. Nabreak yung smoke eh. Nila. Merong naka-inbi na experience. Kalaboso! Oh my God! Ay, di, bakit na to? Yung sinasabi mo, pa-blade mill na rin siya. Oh, yun talaga. Oh, yun yung talaga yung dalawang item na magiging sagot niya against dito sa may Lashrak. Kailangan ng BKB ni Lashrak dito kung gusto niya maging ano dyan. Active. Eh, teka, nakikita. Ayun nga lang, napunta siya. Kaso palapit yan, dying? Sinipa siya mapunta rito kay Solo. Eh, naku po, makakagulong pa din. Napakalupit naman nun. Hindi, kakasama mo yun kapag kasinin ba ka? Oo, pero si Solo, talagang nalalaban dito. Nakunan na si Lina. Grabe naman yung kanyang tombstone. Buhay na buhay pa din. And Watson Delegado rito. Pati si Katomi, hinahabol sila ng mga zombie. Eh, kikiyotaka lang dyan na rin. Na. And Watson. Mukhang madadali rin dito, Katomi will fall, and apat yung patay sa side ng entity sa baitip. Dito kay Watson. What? Oh my God! Eh wala, inautakan sila. Nakita mo yun, nag-glimpse back na sana siya doon. Akala ko patay na kasi gumugulong eh. Oo. Gana pala yun, no? Gana nga yun. Galing nga nun. Baka kaya siya Earth Spirit. Baka ito yun, alo. Hindi mo nga naman mahuhuli nung pabalik dahil every time may gulong, gugulungan mo nga lang naman. No? Nag-iba talaga ang kwento ngayon. Halos same hero. Pero mag... Different result, iba, no? Iba, no? Sa galawan, nagkaiba. Baka mas ano, mas maganda na yung ads. Ay! 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 Baka naman dito lang. Hindi pa naman nag... Unlike kanina, nakita natin kasi yung entity na mas marami sila lagi eh. Mm-hmm. Ngayon, hindi naman nangyayari yun. Ano, parang every time, yung nine pandas ba yung nakikita natin? Eh, mas ano talaga yung item nila eh. Advance eh. Oo nga eh. At saka yung hero ba nila? Kung baga yung undying pati Visage, wala naman ibang gagawin ito. Maghahabol okay. Ng hero to eh. Patay tayo sa minus 1.5. Sabay mag-game 3 pa ito, pagtatawa ng dita nung kabila. Kasi sila nag-game 3 din eh. Kaya nga eh. Sabay pa tayo. Hindi, okay lang. Tiwala ka lang. Tiyan, Watson. Malakas pa rin naman timing nila. Nakatakot nga lang yung Lina na nag-late near first item ngayon alo, dahil masyadong mayaman. Eh, yun talaga magiging item niya. Hindi mapapag... Oh, pero naunahan na din si Kiyotaka. Kaya pa nila patay niya with the swimming pool. Kung pwede naman yata. Mababurst nga ba nila? Mayroon pang heal dun sa may... Pero yung tombstone nata naiipon. Kaya nga, nasa may taas. And then yung mga ipon na naman dito nitong Visage. Pinupull trip yung dalawang support. Ginagawang knick-knacks yung mga support dito ng entity. No one, pati itong si Fishman, yung nabigyan doon. Direct patutok nga ako kay Visage para lang makita natin. O mag-item check na tayo mamaya. Yan. Wala, talagang mga random pala to. Kung ganito yung build yan, alam mo na yan. Ano ba tayo over-under? Naka-over tayo, lo. Times 2 yun eh. Times 2 yung over? Okay lang yan, palagyan. Dikit pa yan eh. Oh, dikit pa yan. Hindi naman nalalayo yan eh. Saka nagtotrow naman yan, ano, yung pandas eh. Tumatalong din yan eh. As long as parang nakaka-farm pa naman sila, no? Medyo mahirap nga lang yung nangyari sa Leshrac ni No One ngayon. Unlike yung game number 1 nga na nakita natin parang ginawa niya ng Leshrac game yun eh. Mm-hmm. Magagamang ano to, oh. Boots of bearing. Sarap mo. Dabi niyan mamaya. And sabay-sabay na naka-meka, naka-blade bill, may bloods, may drums. Parang hindi mo babanggain yung 9 pandas ngayon. Malaba. Ewa ko, yung DK nila dito. Malumbay. Malumbay. Kung ganito ka lang di mag-DK, center ka na lang. Ah, baka lang, para maiba. First item man rin siya eh, dagger eh. Doon sana, center ka na lang din. Hindi naman pala siya may mga orchid, yun no? Mga ganun. Ang aga sobra ng item timing nila. Kumbaga, ito na, nangyayari na siguro yung plano talaga nila sa drop nila ngayon. Naman, 9 pandas. Kanina kasi hindi naganap eh, dahil sobrang na-rundown sila talaga ni Leshrac Meepo eh. So paano? Saan tayo, ano, dun sa late game na? Parang gano'n na nga, or siguro magkaisang item pa si Leshrac or dagger din si TA, no? To Bloodstone. Dahil hindi pa sila makalaban, alo eh. Mm-hmm. Parang ang hirap lumaban sa ngayon kung sobrang naging behind kayo. So kailangan ng BKB ba na itong si ano? Magdako, magmata rin to si DM. Ayun naman talaga item ni DK, alo eh.
Yung iba lang, nakikita ko ini-skip na, di ba, nag-BKB agad. Oo, pag di na kayo kayang lumaban. O yun, mag-Roshan na. Itong side ng Nine Pandas. Bilis naman sila mag-Roshan. Mayroon silang tombstone dyan. Ayun na nga, nilabas na nga kagad yung tombstone dyan to secure yung Roshan. 8 is kanina bibigay. Pwede kay Dark Lord. Kay Lino na yan. Mm-hmm. Para makasama. Lino carry is back na nga ba? Ito na nga, Dark Lord. Pinapakita rito. Pa-BOT naman siya. Kaya naman daw. And going for BOT, BKB ang kanyang trip dito ang gawin. So, pick slings muna. Bottom, nandun yung Lina. Ititipir yung tayo dito. Alo, parang nakikita nila. Pil na pil nila na nandito yung side ng entity. Pwede na lang yan na muna to. Sa bagay, nag-roshan sila sa taas eh. Malamang nasa baba yung kalaban, alo. Mm-hmm. Pwede nga naman to. Ayun, kung ano yung drawing o dalawa, kunin daw yung jungle. Tapos may drawing sa gitna, pati sa pababa. Parang i-pixlain muna natin to, siguro yun yung sinasabi nila dyan. Padire-direcho eh, oh. Nako, ang hirap ng laban ng timing ng entity dito. Ewan ko, bigla nagbago yung laruan nila. Ganda na yung game mo nila eh, no? Kung ano yung pinerpik ng game number one. Kala mo pinerpik eh. Kung ano yung pinerpik ng game number one. Sobrang sama naman ng game to nila na to. Oo, nagising na sa pagkakatulog ang Nine Pandas. Hindi naman, no? Iba rin eh. Nag-changes din sa lane. Lane nga, pati heroes. Kahit pa paano, ang laking impact ng Visage ngayon ha. Dahil nakita natin yung pagiging active niya. Unlike nung Beastmaster kanina na na-shutdown one time, tapos na. Mm-hmm. Iba, pero yung gitna, paano nagbago yung gitna? Leshrac, ano? Or Spirit? Kung same lang naman ang nangyayari. Yung skill build, maybe? Yung naglagay siya ng stun? Pwede ba yon? Or baka dahil hindi rin nila nga agad na open up yung top, iba nga rin sinabi. Bagay, kasi kanina natulungan lang din ng ano, Rubik eh, no? Eh, naman, Rubik, pinuputrop na naman yung mga birds. Makita pa ata nila si Disruptor. Pero Disruptor, kita mo naman yung mga birds dito na itong si Alberca. Talagang huli, munti ko na si Noan dito mga sir. Buti na lang di siya natamaan ng Gleipnir doon, alo. Wow. And nagiging mahirap yung pagpa-farm dito ng entity. Lagi na silang pinapatay. Matindi to. Matinding bawi kay Nine Pandas to para mapapaisip ka. Ah, pero nagkabali na ata! Okay. Namatay si Kiyotaka. May mga ganung moves pa din. Sabay tip ni DM. Ayun na, okay. Ang palakas na lob. Ganun. Okay na. Ang mahalaga dyan, nag-over tayo. Yun na lang. Over. Over ano tayo? Over 39 ata. Patay. 39.5. Eh, kung mag-over yan, tapos manalo pa yung entity. Ayun, ang maganda. Pasok, diba? Aldo ka. So, kaya, ay, kaso, mukhang palaban sila rito, guys. Tingnan natin, no one, Katumi, and DM. Looking for a kill, pero na ang pinakamalapit, si Undying. Si Besage yata, si Undying. Si Solo, ang kalinababan natin, pero perfect maibig target pa, makulat siya, nakamag-mechanism pa. Kinobo pa bigla. Sila pa yung mapibigyan dito, no one goes down. And sabay tip, dito kay DM, sabay, oh, chat, what? Kanina ka pa. Kanina ka pa. Naka-ready pala doon. Itong Nine Pandas, nabulaga yung entity sa kanilang gustong gawin. May ano naman sila. Eventually, naglagay naman sila ng vision. Kaso, parang bait na bait yung datingan talaga ng Undying doon. No? Nakita mo yung positioning niya ba? Kung mag-aalam nila na doon din sila manggagaling eh. Mm-hmm. Eh, nako po, parang lalong... Habang ganito rin yung nangyayari ba sa pacing ng mid-game natin, payaman tong Nine Pandas ng ganito, alo. Hindi ko alam kung aasa ba ako dito dahil... High ground na! Pag high ground dyan, nakabasa. Hindi, mabili sila talaga bumasag. Puro team item sila, alo eh. Ito na nga, dito sila. Ba't hindi ka magaganti? Nine Pandas is back na ba? Dito natin sila nakakita eh. Nakilala eh. Kaso, ito, yun. Kasi sa rundown eh. Dating team secret yan eh. Matik yan, totoo yan. Uy, pero palaban. Guys, ang sakit yung Lina. Napiprehit na naman dito. Pero si Noah nang lalaban sa kanyang ultimate. Pero double kill pala dito kay Dark Lord. Tatlo yung namatay sa side ng entity. Dalawa naman, online pandas. Dalawang support nga lang yun. Pero parang sobrang lugi mo sa trade talaga nun ha. And kahit pa paano, nabugaw na ba nila kayo? Napabalik na kayo ng base, alo eh. Oo. Kumbaga nangyari na yung gusto nilang objective ah. Diyos ko. Hindi, tiwala lang tayo kay Watson. Over yan. Over yan. Pagpala nag-under to, tapos talo tayo, sigaw tayo. Oo. Yun pala yun. Kailangan magbigay kay Watson yan. Army mo na yan. Hindi kailangan. Badly needed. Badly needed. Sa ganito karaming disable ba nakalaban? Kailangan yung medyo maging walang yung ano to ah. TA to ah. Kaso, again, clean ah. Tapos may birdie. Ang ganda ng mga item lagi ni ano. Yung, o baka dahil dito sa angas ng emblem. Oo, ano yan. Nag-uubos ng pera yan sa ano. Cosmetic. Naalala ko tuloy bigla ano ka. Teka, kailangan ko pala mag-renew ng ano.
Gahanap pa pala ako ng Steam wallet mamaya. Bakit? Dota Plus? Oo, nawala, nag-expired pala yung Dota Plus ko. Magkano ba Dota Plus ko? Lagi ako nag-6 months dun eh. Mas 1 year mo kasi, ako nga 1 year eh. 2K lang yun eh. Pwede, 1 year natin. Hindi ba? Pwede naman din 1 year eh. Tignan mo, may mag-send sa akin dyan, sa Gcash. Para pang 1 year. Hey, para pang 1 year. Di ba rin kasi may Dota Plus, di ba? Siyempre. Gamit mo naman talaga yun eh. Pero eto na nga. Oy, nadrapan sila ng Wardstone sa loob? Spotted ba sila dyan pa nag-smoke sila? Hindi nakasmoke. Lupit na na. Parang... Sa bagay, di mo may expect yun. May tier 2 tower pa kayo sa may top sa kawan. Ang ganda nyan, sabay mag-objective ka ng top. Parang perfect yun ah. Ang ganda oh, pati dun sa kabilang side, yung sa may gitna. Oo nga, meron din. Sa may dulo ng hagdanan. Sabay basag sa may top lane, hindi naman kaya lumaban dito ngayon. Nang 9 pandas, I mean, nang entity and tormentor, agawin din sa kanila. Green another objective, lang. Eki getting that shard. Swerte pa, hindi pa si Solo yung nakakuha. Si Solo yun, baka meron na si Solo. Pindot ka ang Undying Direct. Click mo siya Undying Direct. Wala pa siya niya. Grips eh, masyado na. Sobrang na yan, sobrang yaman naman. Uy, pero may mahuli yata sila dito or nakapag-TP out. Si Fishman ang nahuli. Yung magiging ally. Nako, parang problema nga to. Alo, asa nakikita kung gusto pang gawing build nga ni... Nito ni Visage na magkikiras. Dagdag problem, 40A yan. Totoo. The physical damage. The physical damage. And parang kompleto sila niyan. Ultimo si Lina, mababap mo. Totoo. Diyos ko. Armor is real. Naubos na yung tower ng entity dito. Mukhang sila yung ayaw palabasin ngayon. May BKB na rin tong si Lina. Delikado. Yung over, pati yung 2-0. Yan na nga, AC kompleto na, para dito ko. Ba't pwede mo ako kinontra kasi? Ba't pwede mo ako kinontra kasi? Ewan ko sa'yo kayo mo. Yun yung system eh, sabi mo mamili ako, tapos kukontrain mo eh. Di ko alam eh. Yun na nga yung sign eh. Biglang nawala na eh, nasumasakit na kasi ulo ko eh. Naku, Diyos ko. 2-0 ka din kasi entity eh, no? Nag 2-0 ka rin, sinaya mo, you know? May 2-0 entity rin ako. Dapat kinontrad na ka talaga. Mas marami yung tatlo yung ano ko eh. Tatlo yung may entity ko eh. Okay, guys. Okay, banta naman na yung DK. Baka ito na yung pampatagal ng Dota. Kaso parang paangat na to eh. Pwede tumagal yung Dota dahil dyan. Okay, sige, wala pang ages to. Umaangat alo. Umaangat. Namatapang tabang to. Masag talaga agad. Hindi, wala nang buhay yun. Wala nang buhay kanina. Diyos ko, parang Roshan na lang ata yung hinihintay nito ah. Magtatalong yan. Nararamdaman naman natin. 9 pandas pa rin naman to eh. Titingin ang adyan. May chance pa yan. Titingin ang adyan. Altabihan. Altaba mo na isa solo. Lucky mo na yung, ano, yung account ng GF mo. Message mo solo. Solo message mo sa Steam. Message mo solo. Ay, naku po, parang... BKB na rin yung Earth Spirit, naku po. Hindi ko rin nakikitang lumalabas sila. Aloy, kumbaga wala ba yung, alam mo yun, at least kahit papano kung hindi kayo makalaban, nakaka-split. Hindi nangyayari. Congrats sa bagong love team mo, Alo. Ang ganda ni Ivan. Ano ka, mukha ko pa si Kalo? Ano siya kay Sir Gavin? Ayos ah. Oh, teka, nakasmoke pa rin naman sila dito sa may bandang likod. Entity, lumalayo. Baka gustong pag-gulpi kita sa Black Belter. Yellow belter ka lang. Naku, pero parang hey. Parang nare-read ko nasan sila dito. Alam eh. Uy, alam na alam. Iniwasan, no? Kahit iwasan, pag parang iniwasan mo, parang babasagan eh. Mabilis kasi mamasag. Eh, may pamdil ba sila dito sa mga alaga? Parang wala eh. Kahit sabihin mo marami bang, alam mo yun, yung maraming kinakasang skill ba sila, Shrek? Hindi ka naman pwedeng humarap ng ganito eh. Lalo na may kiras to. Paano ka harap dyan? Mababurse ka ni Lina, alo? Wala, makabasag talaga yung mga ano nyo rito. Wala din siyang BKB. Naku po. Ayan. Ano to? Naka-amplify damage pa. Diyos ko. Lina. Naku, basag. Ganun lang. Okay, okay lang. Mawala yung stack ni Lina. Nag-i-bootrip yung alaga. Nawala yung stack ni Lina. Parang pwede. Pwede. Tignan natin. 45 ginamit na. Kaso, makabasagan na nga po sila rito. Bumalik yung stack. Ito na naman. Eh, ni-stack na nila rito. Pero toss back. Tignan natin. Ito kay DM. Delegado. Nagamit pa kagad yung mantle style niya. Namatay dito si DM. Wala siyang buyback dyan. And Fishman. Inuhuli rin dito. Kiyotaka na galit na. Unlimited ba to? Hindi, pero nakabasag na sila. Parang satisfied din. Pwede ka mag-Roshan afterward eh. Sabay out. Sabay Roshan. 20 seconds. Grabe naman yun. 26 minutes nakabasag na yung ground. Disaster. It's a D. Mali talaga ngayon.
Ba't ba sinayang mo yung sign? Yung sign? Yung sign eh. Di natin sinundan okay eh. Okay na yung sign eh. Nararamdaman ko na eh. Diyos ko. De, pero malay mo naman. Relax lang tayo. Malay mo. Nagkaka-item pa naman eh. Hindi pa naman totally wala na sa lusak si Watson eh. Parang may chance pa eh. Parang may mga sakit na tayo mga team ngayon. Na pag nanalo ng game 1. Talo? Talo sa game 2. Tapos kung ano yung durog na ginawa ng game 1. Durog sila sa game 2. Nare-return, no? Nare-return ba? Kung baga ganun. Ganto ka importante kasi yung mga series ngayon. Pag nanalo ka talaga sa series, malaking bagay. Diba? Talagang... Pag nagpadurog ka ng talo ka agad, naku, eh, delikado. Epekto ba ito ng format pwede din? Oo, baka pwede ka ma-eliminate, eh. Diba? Naku po. Hindi talaga sila makapag-perno matino din kahit ito. Parang nakakalungkot na makita si DK na level 14 lang ng 27 minutes. Hindi ko alam sa kanya kung ano trip niya dyan. Diba? Kasi gusto niya mag-aganims. Baka hindi batak sa bagay, ganito si Lodge. Sa sobrang tagal mong mag-farm, makahit mo na yung level 18 mo before mo ma-farm yan. Pwede na yan. Ah, so yan na nga yung second Roshan. Mukhang hindi rin naman kayo kocontest dyan. Mm-hmm. Paano ba sila kakambak pa dito? Mahirap. Ang hirap sabihin. Kailangan ba ng BKB? Di ba kailangan BKB ng DK? Isa na yung comeback nila eh. Kailangan manalo na sila ng teamfight. Alo eh. Ang problema, tingnan mo ilan yung magdidil ng damage sa inyo. Sakit eh. No? Kahit si Kyotaka nagka-BKB na to. Ako, kanina. Talaga kahit si Rino dito meron Daedalus. So yung physical, yung magic, nandyan lahat no. Kumbaga kompleto. Pasok. Kompleto yung lineup nila. Hindi rin mahirap yung execution dahil may tiny sila pati Earth Spirit. Alo eh. So may magya-setup, may physical, may magic na may damage. Babasag pa. May babasag din. Pleto. Sabay sa depensa, meron din sila. Meron silang... Pang-save din, may undying eh. May undying. Okay guys, and dito na nga, tanong na, ang tanong eh, kaya ba bang pumalag ng entity dito? Kailangan na nilang ilaban. Makakadepensa pa ba sila ng high ground? Inuunti-unti na sila rito guys. Babasagan na naman sila rito ng third tower. Piling ko hindi nila afford tong nanonood lang sila na ganyan. I think kailangan na rin mag shard. Oh, unahan nila si Tiny. Pero unahan nila si Tiny, yun nga na pinostop ng sabay na glimpse back. Kaso, okay, napatay nila ito si Eki, nagbuyback lang kagad niya yan. And nalalaban sila rito, yun nga lang na si Tombstone. Wala pa rin. Punit si Leshrac din. Pero yung Leshrac, naku po, nakapag-resetter naman si Janine Watson, masakit. Kailangan niya mag-out. Yung kanyang BKB pa, wala na, nag-critical yung normal. And Watson makakapag-out pa ba? Kailangan si Dina. Mabubuhay pa yata ng normal pa lang isa sabay mag-out. Age of Immortal magagamit dito. Pero si Watson, namamahay pa. Micro. And no one ang lalaban. Tinan natin, Watson, makakapag-out pa ba siya doon? Nahuli si Lina. Kaso, nandun lang siya sa may gilid and no one goes down. Kailangan mag-buyback dito nito si no one. Manlalaban pa ba? Ang tanong, kaya nyo ba? Ito si Albert Kabukang, hindi. Si DM, mayayari na naman. Kiyotaka na, where's down? Si Albert Kabukang. May scepter. Kiyotaka, napatay muna. Before mamatay itong si Watson, napag-buyback na nga po yan. Gusto nilang unahin na. Itong Visage. Medyo nabubuhay-buhay pa doon sa may Lotus, another stun by no one. Pero yung Rax sa top lane nakuha na. Napabuyback din sila dito, Aloy. Parang okay, sige, medyo worth it. Okay. Medyo worth it dahil na-depensahan nyo naman yung melee creep Rax, no? The Barracks is real. So multiple buybacks niya yung ginawa doon ng entity. Nag-buyback din naman si Tiny, isipin nyo na lang ganun. O, si Tiny na lang yung pwede nilang isipin niya dito na pag napatay ito, pwede. At ang pinakamalapit dyan, over. Ish, over na nga ba? It's over pa ba ito? Kasi baka mag-reset lang ito eh, di ba? Kung nakala sila ito, alam mo na yun, GGG mo na yun eh. Munti ka na, di ba? Munti ka na, lumaban pa eh. O, Dark Lord, gusto niya dito mag-link and spear? Baka na inis-inis siya doon sa kanina, ini-interrupt siya nung stun ni DK eh. Stun-stun eh, no? Oo, eh. Pag yan nga naman, pag na-dodge niya na yun, pwede na siya mag-BKB agad. And mukhang sama na naman yata sila sa may top lane. Kasi yun na naman talaga, tutuloy na nila yung objective nila dyan. Ipabuhay na naman yung Visage. And ito yung si DK, gumagapang ni DM. Pa. Pag namatay pa ng isang beses yan, alam mo na. Hindi maramdam yung DK niya, alo? Mm-hmm. Si Mondi, naging si Mondi. Dragon. Wala eh, nakita mo naman, parang yun na, yun na yung pinaka-the best na bang nabibigay. Like, mag-brebret, mag-fade vault sila, yun na, yun na yung combo niya eh. Ito, baka pag nagka-Daedalus, baka ito yung sinat potential. Pwede. Damage ba nung, nai-spill ba yung critical? Saka nakikita naman natin, nakapag-buy time naman si Watson dun eh, di ba? Sa mga kanina, nakapag-dagger out, hinahabol siya. Saka naka-Aegis naman daw yung kalaban nun, ano? Baka dito mag-chill pa. Pwede naman mag-chill din yung 9 pandas pa, nasa kanila naman yung option na yan.
Mm-hmm. Kasi nakadepensya ng entity eh. Baka nataniman din sila ng takot na, oy, baka mabawian pa. At isang tropa tayo dito, medyo delikado tayo ha. So chill-chill lang muna. Kasi nga lang, matagal talaga yung Aegis. So mukhang pipilitin na nila to. Mo. Matagal-tagal pa yung Aegis eh. Kung hihintayin nila yon, meron pa ba siya? Wala na ata eh. Hindi, kung hihintayin pa nga nila ulit yung next Rosh, matagal-tagal pa yun. Kailangan talaga nila, kailangan talaga nila gumawa ng move ngayon. And kung gagawa sila ng move, baka ito na yan. Isipin na lang nila, pag may napatay nila yung TA, tapos na to. Kahit sila Shrek eh, wala rin buyback yun eh. Oh, yun pala. The Shrek and TA. Wala na rin pala yan. Tower sa gitna, eh di ito na nga yun. Magde-decide kung over or under ba to. Pag namatay ang entity dito, kukulangin sila ng depensa. Tingnan natin. 5v5. Naka-ready naman daw yung entity. Alo. Ito parang si Basguard. Pina-5-ban na talaga nila dito. DM. Ano na yung magiging ano niya rito? Paganins pa rin siya eh. Ang problema, wala kang level. Tingnan mo kasing level mo si Disruptor. Hindi ba nakakalungkot yan? Pindot nga iba pang mga hero. Direct. Pindotin mo na pindotin yung ibang hero. Yan, para makita natin. Damihan mo yung pindot sa ibang hero. Undying, Mel. Oh, lakit. Mm-hmm. So, ito na nga yung Daedalus. Alam mo yung item na yung bihira nang makita talaga. Sa totoo lang. Pero maganda yun eh. Alin? Yung Holy Locket na yun. Holy Locket na sa mga basta support. Basta healer ka. Basta support ka na nag-heal. Makikita na natin dito yung mga item. Shiba's Guard for no one. Maganda nga yan. Okay. Kahit pa paano nadagdagan. Parang, di ba BKB talaga kulang nila dito? Hindi, mag-BKB yung mga magic damage, yung sakit eh. Yung fourth item niya dyan, BKB na yan. BKB na yan. Para makatangke din siya. Kumbaga, at least, nadidil mo ba yung mga pa-istan-istan? Or at least yung silence ba? Minsan burahot din kayo na shlock yun eh. Pero ito, no, natakot yung ano, no? Natakot yung 9 pandas. Di ba parang, kung ikaw yung 9 pandas, isipin mo, once naman mapatay tayo sa TA, Leshrac, baka ito hinihintay nila, baka hinihintay nila na magka-smoke kasi sila, ayan. Baka ito nga, nagbibili sila sure, ng smoke dito. Iba pa rin naman yung or, safe key. Ano, may hinihintay pa ba silang item? Kay Visage ba? May hex ba? For Visage? Mag-hex to eh, kaso, Aga-games to eh. Baka ito na yun. Baka yung haagames lang. Hindi, smoke lang. Ako, feeling ko, smoke lang hinihintay nila dito. Alo. Kahit ito, may item na to eh. Wala namang hinihintay to eh. Smoke lang. Ayan nga, nag-smoke na nga po rito yung 9 pandas. Tatry na nga po sila dito, guys. Tingnan natin. Nakakapag-deward. So, sa may bandang baba, nandito yung DK. Pwede nila matagpuan yan. Naghahanap nga sila. Iniisip talaga nila na pwede lumabas dito yung entity at maghanap ng farm. Across the map, kaso wala silang matatagpuan dito sa mga banta. Kasi ito, may aganims na ito. Ano, yan yung pwede ka na pasok. Nakita nila yung mga illusion ng DK sa may baba. So, maghahanap sila sa may gitna. Yung Eki, nasa may loob na ng base. Nandito na naghahanap sila dito ng pwede matos back. Tingnan natin, mauuna na yata sila dito. Eki, may ispatan niya. Ayun na nga. Wala rin buyback to. Patay si Disruptor mauna pero nakakuha. Yung toss back. Si Eki, naku, nag-buyback din to. So, 1-for-1 trade. Fortify gagamitin dito. Delikado yata yung position dito nito si ano, Alberca. Nagpa-stone. Pero may shard nga po siya rito. Nag-stone. Tingnan natin. The storm. Oh, kaso malalim na nga yan. Matutulungan po ba siya? Nakakamping niya rito. Mamamatay yung Visage, mga sir. BKB. Sabay TP out. Hindi niya pa na-hit yung isa. Kay Dark Lord. Hindi pa nga niya na-hit yung isa na yun. Pero solo. Delikado rin. Buhay niya. Magiging ka pa. Yung over. Yung over. Ayan na yan. Ito na yata yun. Tatlo yun na matay. Just side ng 9 pandas. Pero again, nakakuha nila yung kalang gusto. Rocks sa may gitna. At least mili rocks. Yung nakakuha sila ng mili rocks. Kung baga kahit pa paano na maximize pa nila yung pangyayari. Medyo unfortunate lang. Para kay... Hindi mo alam ba tanto si Bisonji? Hindi ko nga rin alam eh. Para... Kung baga nahuli na yun. Tiny na. Baka sa Glimps back. Hindi, namatay eh no. Hindi naman makakapag-Glimps po yun eh. Patay yun eh. Yun nga yung unang-una nilang nahuli. Hindi mo alam. Sumobra lang. Sumobra lang si Bisonji. Na over position siguro siya. Totoo. So, biglang naging okay pa kay Entity kasi yung buyback nila na 7 minutes kanina, 2 minutes na lang hihintayin dito nito si ano, TA, magkaka-buyback na ulit siya. Parang pwede pang sumabay sa Roshan yung buyback timer nila na yan. Feeling ko naging ano nun talaga, naging masyadong takot yung 9 pandas. Kasi dalawang core, no? Kung may mahuli ka dun. Kumbaga isa't isa na yun eh. Isa't isa na yun eh. Kung di mo man hindi kayo magkapatayan, magkaka-push kayo ng tower eh. O baka dahil kapag ako direct yung mid saka top lane kung basag-basag na, 'di ba? Oh, isang ito, lang yan. Isa na lang oh. Tapos ito, isa na lang din. Hindi naman nag-region yan. Rage lock yan eh. So, parang isang baka Roshan lang kasi. Ito na nga. Iko-contest kayo dyan. Patay tayo sa Roshan. Iko-contest sila dyan. Yung may nakamaganda dyan, mag-over na. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Teka, huwag mo nang... Baka biglang mamitay si Roshan. Hindi, mag-Roshan pa eh. Di ba? May isang minuto pa yung Roshan eh.
Ay, kaso pa nag-a-GG-han na dyan, no? Ay, ito kayo sinasabi ko sa'yo. Lil Visage! Okay lang, maganda. Oh my God! Maunahan na naman nila dito yung 9 Pandas. Si Solo, delikado rin. Oh! Double creeper dito kay Watson. Ito na nakakatalo nga na. Umatabla si Solo, guys! Tinawagan na yung girlfriend niya. Hey! Hello, 322! My friend! My friend? Oh my God, and Aki! Eki pala, si Aki tuloy. Eki, namatay na din. Teka, triple kill para dito kay Watson. Diswerte pa, aabot pa rin sila sa Roshan. Alam, 40 sec pa yan. Kaso nga lang, ito na yung return ni Entity. They're coming back. Oy, oy, oy. Ba't mo kasi kukontrahin mo ko? Eh, over naman talaga to. Eh, ako nga. Times to yun eh. Sinasabi ko nga sa iyo. Over talaga to. Bakit? Sino ba? Kinakabahan? Oh, aganims na si DK. Wala naman eh. Eto na, aganims na rin si DK. Oo nga, no? May damage na. Pabigay pinahin yan, boss. May 3-4 na yan, no? BKP na nga yan. Ano yun? Ano nangyari sa 9 Pandas? Naging cute yun yung nangyari. Ano, parang... Alam mo yun? Yung naghintay sa timing na matalo sila. Yun ba yun? Closing na lang eh. Closing na lang yung problema eh. Closing na lang ba yung problema? Bagay, isang clash na lang eh, no? Wow. Kung tipong may matay sa Leshrac sa TA. Ngayon, alam mo na, end is near. Ako, mabibigyan pa nila ng third Roshan bigla yung entity. And pag nakuha ito, bawi na. Ang maganda pa niyan, pwedeng magka-aganims yung Disruptor, alo. Saka biglang siya kanila pa biglang napunta yung ano, Aegis. Eh pag nakuha nila to, may aganims yan. May aganims yan? Bigay mo yung Fishman yan, hindi turn around. Oo nga, no, pag si Fishman tumambot niya, aganims na yan talaga. Eh Fishman talaga yan! Kaso mukhang abot pa. Malapit ito na ito pagkakontestan guys, pero ito na nga, Aegis of Immortal, lapot na rito kay Watson. And aganims, gusto nyo kumunin din. Ni Leshrac. Hop! Meron ba sila pang out dyan? Pero BKB by, no? Masa by TP out at nakaligtas. Oh, hindi, crit. Siya pa talaga. Yung tumaki nun. And Nihilism, meron na rin. Itong si Noan, siya yung kumain yan. Hindi niya binigay kay Fishman. Baka naman paganims na kanakusa kasi si Fishman. Oh, baka nga. Paklik nga si Fishman. Mahirap. Nakabili ng isan eh. Nakabili ng point isang booster. Point booster oh, yan. Component oh. Eh. Jim, malapit na rin naman ha. Kumbaga parang ito na yung timing ng entity alo. Uy, pero may mahuhuli ba? Tingnan natin triangle pinoprotektahan dito ng entity. Oh, nahuli nila si Kiyotaka pero na normal sa sa pinasok nga po nila sa swimming pool pero naman BKB si Kiyotaka dito. Yun nga lang si no one. I mean si Solon mabibigyan dito ng Watson. Tutukan sila dito ni Dark Lord. Yun nga lang may Age of Immortal. And ADM masakit. Aray mababa out at matay din dito yung DK pero si Dark Lord mamamatay! Namatay siya doon ng Kiyotaka! Nalalaban naman, no one! Yun nga lang! Kaya meron pa bang damage siya doon, 9 Pandas? Mukhang wala na, naubos, nakakabigay! Na-glimpse back pa! Na-glimpse back pa nga! Ito si Alberca and Entity biglang nabuhay sa game number 2 natin! And alam mo yung maganda doon, alo? 39-30 na! Oh my God! Comeback tapos over! Over is real! It's coming! Ano nangyari? Hindi sila manalo na ng opening, ano? Pero dahil sa Aegis of the Immortal din na yun, nagkaroon ng chance si Watchong. Sige, patayin mo ako, TA! Kumbaga yung kaninang... Ay, ano, Lina, ano? Kumbaga yung kaninang 15k gold lead na kayo, walang buyback yung mga core ng kalaban. Oh, hindi nyo pa na-close yung game. Eto na yun. 9 Panda is back. Paano pa kayo nalaban ngayon? Sakit nila kahit nung may Ramses pa. Baka si Noah na to. Napapa-altab paglamang. And eto na nga, bigla yung entity, diretso sa may middle lane. Ayaw lang tayo kasarin para hindi doon mag-game 3, alo? And biglang sila pa kayo makakabasag ng mid barracks dito, ha? Grabe naman, ang entity dito, guys. Babasag sila. So, sobrang lakas pag na-perfect game kayo. Oo. Pag behind by puso. Pag behind, meron ding ano, may solution potential. Doon. Okay. Ano nga? The new GG, no? Entity is back. Yun na yun. Pag lamang, alam na po siya yung laro. Pag lugi, nakakabawi din. May way pang bumawi. Ang lupit. Ako, pati si Disruptor dun talaga. Ano taya natin ulit dito? Over, pati over 39.5. Oh, tapos 2-0. 2-0. 2-0 ba tayo? Naku po. 2-0 ba tayo? Naku po. Naku po! Ako naman. Tatangan nyo rin kasi talaga eh. Sino ba kasi nagsabing contrain ako yun yung sign? Kaya nga eh. Oo. Times 2 na yun. Ayaw nyo pa na ito na o, Disruptor o. Agalim si Efter na ito. Kanina kasi pinasok na sa swimming pool. Nakapag BKB pa eh.
Ito, wala nang gamitan ng skill. Hindi ka na pwedeng maunahan. Alam mo naman to eh, ganito, dito nakatakot yung disruptor sa ganitong timing ba? Oo. Like, once maunahan ka nitong makapag-ulti, eh, consider mo na. Bye-bye. Ay! Pero maunahan niya ito sila. Aso, ito lang ka! Yung swimming pool nilabag na rito, yung Tiny, namatay na naman, kaya ka nakik sa Team Secret eh. Eki! Nadali nun, napabuyback na nga po yan. Wow, maaarap si Noah dito ha. May nilisim kasi. Pumasok na dito si Kita. Naku, namatay na rito. Pinapitsilina. Oh my God, naku, delikado yata. And oh, yung Zepte, para dito kay Noah. Si DK, walang dragon si pumasok. Bakit pumasok yun? Patay, talo. Diyos ko. May buyback naman, may buyback naman daw, guys. Okay, lamang pa naman, lamang pa naman. Oh, pumasok dito ngayon yung Templo Assassin. Wala na BKB si Lina. Eh, Lina, unahan nila dito. Ay, BKB pala. BKB. Nagamit niya na nga po yan. Nalalaba pa sila dito pero may Laguna Blade na nakuha si Katomi. Dinalik dito ang solo. Solo goes down. Kiyotaka, delikado rin dito. Yung DK, nilalap. Ooh, okay, okay, okay. Yung godlike si Watson. Nakadepensa na naman po yung entity dito. Hindi, isa't isa eh. Kumbaga parang pwede as long as pre-hit si Lina. Kaso kung pre-hit din naman si Watson, masakit din. Masakit din talaga. Alam mo naman si Bisage, may timer din yan. Eh, ano? Ito na nga. Teka, dieback to ha? Pwede ma-dieback yan. Si Eki, umabalance. Akala niya yun yung tunay. Naku po, grabe yung slow dito, guys. Yung Bisage, hindi makalaban. Wala siya family. Nasaan yung kanya family? Wala, ano mga sir. Si Eki, mali kasi yung natikman mo, Lutz. Tinikman niya, pinagbabawal. Nasundot ko langot. Teka, nakakalungkot to. Parang nawawala na ng comeback potential si Nai Panda. Ay, pero yung bottom. Ay, dumepesa, wala dumepesa rito. Baka split na yung solusyon nila dito. Alo, like, yung mga familiars, familiars si ano. Eh, wala, hindi na nila kaya ng magkain eh. Ayun na, nilabag na yung familiars dito, guys. Nag-cooldown na ulit, pero pupasok ito si No One. Babasagin yung tower with the diabolic, ang bilis. Talagang gumuguhit sa buildings yan. Madali yung basag din talaga nila. Lalo na itong Deso Diabolic Edict na yan. Ano, eh, wala yung Tiny, guys. Parang pwede yung second. Parang rectine na ito eh. Pwede nga yata. Kasi may tier 2 tower pa sa may bottom lane. Tsaka may buyback din kasi silang lahat. Kumbaga, kahit mamatay sila, Shrug si TEA, okay lang eh. Dediretsuhin na nga po rito ng entity, guys. Kaya pa ba? 4v4. Wala pa dito yung Disruptor. Pero ito na nga. Kaya Taka pumapasok. Eh, yan yung mga Manta style ng dragon. Pero natosbak si Lina. Yun, natosbak nga si Dark Lord. Pero kapag BKB, No One, babanatan nila dito. Pero nakapag Bloodstone naman. So may BKB. Kiyotaka, naghahanap sa may backlines. BKB, kanyang gagamitin din. Dark Lord, binatawa sa kanya yung Laguna Blade niya mismo. BKB by Watson. Kaso hindi niya makapatay ato si Dark Lord dito. Masyado mabilis yung move speed. Nabubuhay. Oh, may Lincoln Spear din siya doon. Uy, pero tumalo na naman din si Watson. Nagkalagay. Gusto niya dito yung Lina. Lina, makapatay pa. Lina goes down! Wala buyback yan! 100 seconds na lalabag pa si Watson! Huwag mo sisipahin mo sa level yan! Solo delegado! Magaling ka pala! Art up ka muna! Solo goes down! Kiyotaka na lang natitira rito! Nagka-buyback ni Lina! Pwede mag-buyback yan! Watson! Double game para sa kanya! Sira na yung mouse si Watson dito! Pumapalag! Ito si Watson! Meron din siyang pan-dispel pag nag-meld! Wala, hindi na pupuno yung attacks mo! Hindi Lina lang! Nakakalungkot! Nakakalungkot talaga dyan! Ang bagay niya normal mga sir! And walang buyback dito si Kiyotaka! 5v3 to! Si Alberca namatay din pala! Napatay doon niya no! Katomi sa may backlights! Hindi ko napabuyback na rin yan! Ede, diretso na yata yung entity dito! Ako naman! Sinasabi ko na kasi sa inyo! 2-0 to, entity! Wala kakaba-kaba! Oh, dahex pa dito si Eki! Kain ka muna! Sabay pasok sa swimming pool! Delikado yata yung visage dito, mga sir! Kaya siya ma-burst! Oh my God! Pata-dieback yun! And apat yung patay sa na 9 Panda Dark Lord! Kaya mo pa ba? Watson ang kanyang papanatan! Napatay naman niya si Watson! Pero buhay niya yung kapalit! And tapos ang Dota! 2-0! In favor of entity. Perfect. And GG, itinawag na nga ng 9 Pandas. Ay, sa may giti by WhatsApp. Hindi lang sa Southeast Asia, may old chat. Uso rin pala yan, yung smiley sa Western Europe. Eh, baka nagkaka-anuhan din yan. Nagkakatariyaan din yan sa pub game eh. Siyempre, sila-sila lang din may magkalaban dyan. And napakagandang laban, entity and 9 Pandas. Pero, unfortunately, para sa may 9 Pandas, kumbaga, ang daming windows opening of opportunity ba na kaya na nilang tapusin tong game eh. Ah. Eh, tatanga din kasi talaga ng mga ano, di marunong tumingin. Eh, pakita pa muna. Ako naman,
Ewan ko, kung kinabahan sila doon, ako, wala kakaba-kaba dyan eh. Or baka ang sakit lang nung pagkakatalo nila nung isang team fight tapos nakapag-Roshan pa yung entity. Oo. Yun eh. Nung nakuha yung Aegis Aghanim's, kumbaga... The choke eh, no? Choke na eh, yun na yun eh. Grabe. Pero grabe rin si Katomi doon, dami niya ng mga nakukuhang Laguna Blade na yun yung tumatapos. Kahit yung Avalanche eh. Kahit Avalanche, Toss Back. Oo, yung Toss Back, no? Toss Back mo, parang mas malupit ka pa kay Eki eh. Parang ikaw yung nakapag-Toss Back si Eki, hindi. Tama, napakalupit for Entity, napakagandang galawan sa kanila. And ayun na nga, 1-0 sila. So bukas, malalaman natin yan. Sino yung mga makalaban nila? Sila dyan, secret, talo. Hindi ko lang sure kung paano sila maglalaban-laban, kung random din ba o ano eh, bunutan o... Tatanong ko nga kung paano yung nagiging seeding nila dyan. Pero kung magiging bunutan yan, maganda-ganda yan. Kasi lahat ng mananalo sa may taas. Oh, eh. Tapos lahat ng matatalo sa may baba. Tama, yung mga 0-1. And ito na nga, ang ating player of the game, Disruptor ba din? Sino nakaisip dito? Sino nakaisip? Kung may player of the game dito, pwede ko kay Katomi, pwede ko kay Watson. Yung dalawa eh, Katomi, Watson, Fishman daw. Yeah, okay lang. Ayan eh. Yeah, okay na yan. Nagka-aganims. 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 Natapos yung game. Pasok. O, sige. Okay na. Siya yung Fishman niya ang ating player of the game. And pakita nga ka bit natin kasi ako. Medyo ano sayang naman, talaga yun.